Mga ka-wheelers, gusto nyo ba magpalamig this summer? Tara, samahan nyo kami at ating i-discover ang malamig na lugar ng southern part ng Cebu. God, mga ka-wheelers. So, ang biyahe namin ngayon ay papuntang Alex sa So, excited pala kami ngayon, mga ka-wheelers, kasi papunta kaming south. Papunta kami sa kanila ni ka-wheeler Judith sa Alegria. Ayan. Kasi, ang makikita nyo sa likod ko, ayan. Mahilig kasi si Judith ng mga halaman. So, doon naman sa kanila, marami silang tanim na mga gulay. So, mag-harvest tayo. So, abangan nyo mga ka-wheelers ha. God bless. Ka-wheeler, kung nagustuhan mo ang aming video, please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa aming panibagong video. Maraming salamat. Puminto muna kami para bumili ng napakasarap at famous na lechon dito sa Tinsay, mga ka-wheelers. Hello, magkano ang kilo yan? Cebu's best na lechon, mga ka-wheelers. Lame kayo! Okay kayo! Insi na puso? Sa tulong ng Google Map, mga ka-wheelers, makikita natin ang travel time at traffic conditions sa ating biyahe. Maging maingat lang po sa daan at sundin natin ang traffic rules para sa ating kaligtasan. Napadaan din kami, mga ka-wheelers, sa sikat na Chicharon ng Wenas dito sa Karkar, Cebu. So ngayon mga ka-wheelers, bibili muna tayo ng pinakamasarap na chicharon dito sa Karkar. Nag-enjoy talaga kami sa aming road trip, mga ka-wheelers, lalong-lalo na sa magagandang tanawin. Sari-saring kwento sa bawat lugar na ngayon ko lang nalaman. So mga ka-wheelers, andito kami ngayon sa Barili. Ayan, mag-stop over kami, mag-coffee break muna, mga ka-wheelers. Alam nyo ba, ang Barili ay isa sa pinakamalaking agrikultura ng Cebu, katulad ng bigas, mais, saging at saka mga gulay. Nako, sayang mga ka-wheelers, hindi kami nakapunta sa kawasan kasi bawal na pumasok daw. Kailangan mag-package na tayo, no, love, no? Para makapasok. So, andito na lang kami ngayon sa Abicon Beach Resort sa Madre de Jos, Alegria. Ayan, malapit na kami sa kanila ni Judith, mga ka-wheelers. They use entrance fee 40, head adult. 30 per head age 8 below opening hours, 8 a.m. to 5 p.m. Function room rental, 1,000 for the first 4 hours, 100 hour for succeeding hours. Exclusive use of the beach resort, 22,500 cottage, 250 table, 50 chair, 10. So mga ka-wheelers, ready na kami. So almost 3 hours kami nagpahinga ng mga ka-wheelers. Ayan. Det, hintayin natin yung kapatid mo, Det, na? Isang oras na patutuan. Nako. So, mga 1 hour, mga ka-wheelers, hintayin natin yung kapatid ni Judith para kukunin kami papunta sa kanila. Naglibot muna kami, mga ka-wheelers, habang hinihintay namin ang kuya ni Judith. Napansin namin na napakalinis ng kapaligiran, sariwa ang hangin, at tahimik ang lugar.
paunti-unti na rin, dumarami ang mga establishmento dito, mga ka-wheelers at mga marites, mga tao. Good afternoon, mga ka-wheelers. Welcome to Alegria. Alegria is called Alegria kasi nung panahon ng mga Hapon, sinunog nila itong historic place namin. So that was church before, pero sinunog ng mga Hapon. Kaya nilipat na yung church namin dyan. Alegria is called Alegria kasi nung panahon ng mga Spaniards, may mga Spanish na pumunta dito. Tapos may isang spring dito na malapit lang, maraming naglalaba, tapos kumakanta yung mga tao, tapos nagkatuwaan ng pag-usap. Tapos sabi ng mga Spaniards, kay Alegre. Tapos kaya noon ang meaning ng Alegria is a happy place. Kaya tinawag na itong Alegria. Kaya Kuya. Kuya juga ginawa, Judith juga yun. Madali na kaming umalis, mga ka-wheelers. Baka kasi abutan kami ng gabi sa daan. So grabe, mga ka-wheelers, ang layo na namin ngayon. So mga ilang bundok na yung dinaanan namin. Hindi ko maisip kung paano nila Judith mag-aral yun noon dito. Yung pangit pa yung daan. So grabe, malapit na kami sa langit, mga ka-wheelers. Isang piso na lang. Patungong langit. Grabe, hindi namin ma-imagine kung yung buhay nila Judith noon. Yung nag-aaral pa sila, ayan. Judith, ano yung masasabi mo? Fighter ka kayo. Everything is a challenge. But survivors. Dito din matatagpuan, mga ka-wheelers, ang little New Zealand ng Alabel, Sitio Lampasac, Alegria. Sa wakas, ay dumating na din tayo sa ating destinasyon, mga ka-wheelers. Grabe, almost 1 hour yung biyahe. Kahit nalubak-lubak yung daan, nag-enjoy naman tayo sa ating biyahe, mga ka-wheelers. Sinabi ko kay Kuya na sobrang nag-enjoy talaga kami sa trip. Parang wala nang katapusan. So sabi niya, marami pa daw mga shortcuts banda doon sa dulo. Pasok muna tayo, mga ka-wheelers. Tingnan natin sa loob at kilalanin natin ang mga kamag-anak ni ka-wheeler Judith. Hey ate, may hapon. Sos nakaabot kami ate, beteng layo ah. Layo di kami tao. Pero nindot kita ate, bugnaw kaya ate. Ako dun kita ang akong pamilya. Ay, layo mag-ibot. Bugnaw kayo na ba? A few moments later. Sila nanay, kumusta nay? Ayan. Mga lola kayo ni Judith na, mga lola kayo ni Judith. Ito si nanay, maganda. Oh, ayan. Di, mga siguro yung mga 20 pa kayo. Stop. Sige, enjoy kayo dyan na ya. Ito si tatay. Oh. Anong gagawin mo? Sino yung tumakas sa akin, guwapo? Maglitsyon ka, tay? Anong ulam? Sudan mo, ugma, tay? 10,000! Ito lahat, tay? Ito lahat, tay? Oo. Anong gagawin, tay? Ilang kaputahi? 5. Dad, nakakamiss talaga yung province life, na? Oo. Sobrang nakakamiss yung malamig na hangin. Walang ganito sa city. Walang ano, puro usok. Hey! Mare-relax ka talaga, no? Kung kakain ka ng gulay, fresh harvest, tulad yan. Yung mga okra, mga ano yan, sibuyas, ano na? Yan, magkakape muna kami, mga ka-wheelers. Siguro hindi na namin mararamdaman yung init ng kape. Dire-diretso na yung pag-inom na mainit. So mga ka-wheelers, andito na kami sa bahay ni nila Judith, sa kuya niya. So mayroong mga preparasyon na yon para sa bukas na birthday. So makikita natin, ayun, mayroong kinakatay na baboy.
ano ba yung baboy lab? Ayan, para sa mga bisita bukas. Video sila doon. Get out! Pagkatapos namin maghapunan mga ka-wheelers ay ihahatid kami sa kuya ni Judith doon sa aming tutulugan ngayong gabi. So hindi ba kami Dude, sure ngayon mga ka-wheelers na makastay kami sa resort kasi gabi na. Ayan si Tita. Pahinga muna saglit. Malayo pang adventure trip tayo. Nalakaran namin papunta sa hotel. Kaya, yeah. Meet Abra and make up in here. Yeah. Okay. Bye, bye. Thank you, sir. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, sir. Aloha. Mga ka-wheelers, naka-check-in na kami dito sa Sanjay Resort. So, nagpapasalamat kami kay Kuya, kapatid ni Juret. Kinausap kasi na yung may-ari na pwede na dito muna kami mag-stay. Ayan, so happy birthday kuya. Thank you. Ayan. May papakita ko bukas sa inyo mga ka-wheelers ang area dito. At saka view. Good night. Good morning mga ka-wheelers! Ayan, ipapakita ko sa inyo yung room namin dito sa Sanji Resort. Ito, yan, si Nelnel tulog pa. So, dinugtong na lang namin yung kama namin. So, anim kami dito sa higaan. Ayan yung closet. CR. Ayan, malinis na malinis yung CR mga ka-wheelers. Dito sa room eh makikita nyo yung ano yung view sa labas. Ayan, ang ganda. Ayan. So pag gusto nyo naman lumabas, makikita nyo sa terrace. Ayan, ang ganda. Wow! Ganda ng view. Dito na tayo sa labas mga ka-wheelers. Ito pala yung unit namin. So, maraming mga unit dito. Ayan, tabi-tabi lang. Kasi yung kasagsagan ng pandemic mga ka-wheelers, eh, marami nag-check-in dito kasi hindi sila stricto dito sa Alegria, mga pa-south. Pero sa syudad, eh, medyo maigpid doon. Kaya yung mga turista, eh, dito nagsipunta. So, mga ka-wheelers, kita nyo yung tindahan na yon. Ayan, bibili kami ni Janice. So, hinanap agad namin ni Ka-Wheeler Janice yung daan papunta doon sa tindahan. Meron din kasi kaming bibilhin mga Ka-Wheelers. Tao po, pabili. Ayo. Ay. Ito? Ah. So mga Ka-Wheelers, ito pala yung doorbell nila oh. High tech oh. Hey! Tingnan natin. Andun, yung may-ari, andun doon, oh. Silahin lang to, boss. Ayun, okay na. Ako sinisimot, sa lalang dyan, eh. Wow. Yan, kompleto din yung tinda ni ate o ni kuya dito, no? Alam mo? May mga biskuit, sabon, candy. Mga kape, magic sarap, mga ketchup. Ayun, yung mga ano talaga araw-araw na ginagamit, no? Ate, yung kagagal. A few minutes late. Hello, ate. Hey!
Hi. Sorry sa disturbo ate. De, bibili kami ng... Ano ang doorbell te? Oo. Eh, pipibo ba yung doorbell te? Original? Original. Original te. Ah. Madiskarte si ate na. Pero yung bibili namin te, yung bubble gum na isa. De, joke lang. Te, pila nyo? Bye bye ate, thank you. Thank you sa yung 7-Eleven na tindahan, te. Bye bye. Bye te. Nakakatuwang isipin mga ka-wheelers na kumikita si ate sa kanyang maliit na negosyo. Pag may tiyaga, may nilaga. Oh ha, fresh na fresh ang ka-wheeler. Ayan, kasama ko si Tito. Fresh na fresh din, ayan. Hi. Ah, lamig ng tubig mga ka-wheelers, parang may yelo. So ngayon, excited na kami sa aming harvest. So inihintay na lang namin yung kuya ni Judet na kukuha sa amin dito. Psalm 133:1. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. So mga ka-wheelers, pagkatapos namin kumuha ng mga gandang shots, eh nakita namin, ito naman yung gym nila. Ayan, pasok tayo. Ayan o. Ayan, madami mga equipments na pwedeng pagpilian. So yun mga ka-wheelers, puntahan naman natin yung swimming pool area nila. Ayan, eh, wala na palang tubig. So ito naman yung parang garden nila dito sa kabila. Meron bang pool doon sa babalat? Meron, dalawa. Dalawa din? Wala rin tubig? Ayun. No, sayang lab doon na hindi na na-maintained, no? Ito yung pinakamalaki na swimming pool nila dito mga ka-wheelers. Kaya wala nang tubig, hindi na na-maintain, sayang. Saka doon naman sa kabila, eh yung pool ng pangbata siguro. At saka pwede din, may view kasi sa pool area na yun eh. So pababa na kami mga ka-wheelers. Kasama natin, ayan. So mataas kasi itong resort na to. 110 steps, no? Love, no? Sige, ating bilangin. Ating bibilangin ng steps, ayan. So kaya, super ganda talaga na view, ayan. Makikita nyo sa likod namin, no? Ayun, sila tita at saka si Nelnel, oh, pababa na sila. Ayan, yung eskwelahan, makikita natin. Saka, ewan ko kung ano ba yung mga establishmento dyan sa baba. Wala na kapapan. Oh, daan-daan, tito. Ito, kawawa din na ginawa na bahay. Oh. Sabi ni kuya, yung kuya ni Judet, eh, mahigit 300,000 na daw ang nagastos sa pagpagawa ng bahay. Pero winasak lang ng bagyong Odet. So, i-re-renovate naman daw. Det! Ayun, biro nyo mga ka-wheelers, oh.
yung nilakad namin papunta sa taas. Grabe. Kaya overlooking doon sa resort na yon. Ayan si Kuya. Yeah, sorry sa delay ha. Ito anak niyang pamahal. Okay lang ya. Ayan mga ka-wheelers natin oh. Bye-bye naman diyan. 10,000. Bye-bye. Doon sa resort mga ka-wheelers papunta sa kanila ni Janice ani Juliet. Eh hindi ko pwede maglakad. Ginawa kami na. Diyan niya. Kaya enjoy muna natin ang Rocky Road. Wheelers, ready na ang team harvest. Yan, ito yung mga gamit namin. Oh. Yan si Judith. Yan si Nelnel. Si Tito. Ready ka na, Tito? Ready, pass or right? Kahit mainit? Mm. Okay lang. Yan, so, tingnan niyo si Ka-Wheeler Janice. Ano costume nila? Ninja. Dad, ano yung una nating i-harvest? Beans? Beans tapos sunod kay Kuan si Bispada. Ayun, ano pa dito? Tapos sibuyas. Approve. Tapos later Kuan talong siguro. Yan, kinakita. Tapos sayuti. Sayuti. Yun, doon na kami pupunta mga ka-wheelers. Pero Dad, karon kay layo. Naikwento ni Judith mga ka-wheelers kung paano sila maglaro sa malawak na lupain ng kanilang magulang. The best raw talaga ang buhay probinsya kahit simple lang ang buhay noon. So magpapaturo tayo kay Ka-Wheeler Judith paano mag-harvest ng sibuyas na dahunan o spring onions. So ganito pala ang pag-harvest ng spring onion mga ka-wheelers. Hindi mo bubunutin lahat. O sige, ito lang. Isa-isa lang mga ka-wheelers. Ganon. Para tutubo pa uli. Hindi mo ubusin. Hindi mo tatanggalin lahat. Ganon. Ayan. Ano, Kapila Janice? Baba, may chance pa siyang mag-grow ng marami. Ayun. Ayan, okay na to. Marami na to. Ay, mga tatang ilang. Gusto dito. Okay lang ba? Ilakiya. Okay lang. Okay. Ang giwan ka pa. Dad, saan tayo susunod, Dad? Big corn, pero parang kuan pa. Ay, maliliit pa. Maliliit pa yun? Tara, tingnan natin sa sweet corn, mga ka-wheelers. Ang mga butik, eh, bago pa siya nag-harvest. Ay, masuyaan eh si Pupo. Ay, tita, dahan-dahan sa likod, ha? Dahan-dahan, makakita ka ng grove dyan. Nay, dako, brother. Kato din, nabaya naman to. Ligod pa siya. Sabo na pa din. Ano, Dad, pa pwede na? Hindi pa pwede. Kuan pa siya, young corn. Ilang panchop soy. Ilang months pa pwede? Mga 1 month. Mga dinaabot na 1 month. Ah, ganun ba? Gamit ka ng butig. Ha? Ito naman mga ka-wheelers ay mga butig. Pwede na to i-harvest det? Butig det? Mga 4 months pa. Ah, 4 months pa pala. Ito, dito mga ka-wheelers. Meron daw spring, sabi ni Judith. Yung malinis na spring, pwede mainom. Ano tawag niya, Dad? Alambihod. Ito? Okay. Oh, pala siya nakahoy ng produce ng tubig. Ah, yan pala yung nagpo-produce ng tubig. Ano din, Dad? Kasi, papa ni Muli. Ari pa, inom kayo. Bukawa niya sa lima. Ayan. Mama niya. Sige, Dad. Ipakita mo sa mga ka-wheelers, Dad, na pwede mainom. Wow, linong. Ayan. Look, wait eh. Ang linis, no? Mm. Ako daw, try daw.
Thank you. Ayan, inom tayo, Kawilers. Laing lami. Kanisa mo ay kuan. Ligya kayo ng kapal. Parang mineral. Pwede na! Uy, ayun, ibalik yung inom. Yan, grabe oh. Sobrang linaw at saka malinis yung tubig, mga Kawilers. Ang kanisa dili mo. Ay, walang lami. Walang lami. Nagpahinga muna kami, mga Kawilers, at uminom ng malinis na tubig galing sa spring. Alam nyo ba na never po ito natuyo o nawala ng tubig kahit sa mga ninuno ni Judith? God will provide po talaga. Kanang kabo diri. Oh, layo-layo. Take care mo. Sarap na. Take care mo. So ngayon, mga Kawilers, ay silispada naman ang ating i-harvest. Kanina doon tayo, ayun, layo no. Eh dito eh, ngayon dito naman tayo. Yan, paturo tayo kay Kawiler Jenny, Aja, Judith. Oh yan, simple lang to, mga Kawilers, wala nang pattern, sabi ni Judith. Wala nang training. Wala nang training. Diretso na. Ayan, yan, very good, na picnic. Picnic. Tara, mga Kawilers. Bagyu beans na tayo. No, dahan-dahan. Init. Sanay na tayo si Judith eh, mga Kawilers. Ayan, ito na yung beans oh. Dami no. Paano yan, Dad? Wala din. Ang daming bagyo beans, mga Kawilers. Yan, pati ang yung baba, oh. May ilang sako kaya ito lahat, Dad? Ewan ko yan. Hindi ko pa makakaan. So, dire-diretso na to sa carbon, Dad? O saan bibenta, Dad? Merong makakaan, mamimili na pupunta na lang dito. Sila, meron din ibibenta sila ni Kuya sa lugar nila. Hindi sa carbon kasi mas muro. Ah, ganun. Yeah, mga Kawilers, walang pattern. Kunin na natin yung malalaki na, sabi ni Judith. Ayun. Hulog. Landing. Shoot the ball. Ito na, mga Kawilers. Sobrang nag-enjoy talaga kami sa aming harvest kahit mainit ang panahon. Saludo kami sa mga farmers na nagsisikap para may taguyod ang kani-kanilang pamilya. The best talaga kayo. Kita-kits sa susunod na vlog, mga Kawilers. God bless us all.